Hi guys, pinadalhan ako ng Ilana nitong bago nilang brow na product, itong life-proof na brow pencil. 3 shades siya. I think ito lang yung shades na meron sila. Light brown, red brown, and dark brown. So ito yung box niya. And ito yung product itself. Ganito siya guys. Ito yung tatlong shades. Sa taas niya yung light brown, sa gitna yung red brown, and sa baba yung dark brown. Yung red brown maganda siya, I think, sa mga may kulay ang buhok. And pakita ko sa inyo, so ito yung light brown na hawak ko. So I will be using 2 shades. I will use the light brown dito sa inner part and then dark brown dito sa tail. So ito yung light brown, no? So ganito siya, slanted yung tip niya. Yung pinakadulo na medyo matulis, maganda siya para pang drawing ng mga buhok-buhok. Ganyan. Or pang linya. Kung gusto ninyong mag-drawing ng line or mag-fill in nung mga sparse na areas. Yung etong parang part na slanted na part, maganda naman siya pagka gusto ninyong mag-drawing ng buo sa kilay. So, dahil dalawang shades yung gagamitin ko, unahin natin yung dark brown. Brushin muna natin yung kilay. Gagamitin ko yung matulis na part niya, yung tip. Pang fill in nung mga area na walang buhok. And then, pang drawing dito sa ilalim tsaka sa taas. Very light lang yung pagkakalapat ko ng kamay ko. Yan guys. And then brush. Tapos itong slanted na area, i-fill in ko na ngayon yung buong kilay ko. Pag may mga areas pa na hindi natamaan, pag na-fill in, babalikan ko yung matulis na part. And then, i-stroke ko lang. Ngayon, kukunin ko naman tong light brown na shade para dito sa inner part ng kilay ko. Magdo-drawing lang ako ng hair-like na strokes. Fill in ng konti, and that's it. Diba? Ito yung kilay na nagawa, ito yung hindi. Microbladed pa yung kilay ko niyan, ha? Very natural yung finish niya. Finish? Depende kung gaano kabigat yung pagkakastroke ninyo nitong pencil. So sabi dito sa box, long-lasting, smudge-proof, waterproof, paraben-free, cruelty-free, fragrance-free. And nakalagay dito, enrich with hair-strengthening castor oil, daily use encourages in full, healthy brow growth. So nakaka-help siya na tumubo yung buhok sa kilay. So tingnan natin. Sabi long-lasting, no? Yung long-lasting, mamaya babalikan ko kayo. Check muna natin yung smudge-proof at saka waterproof. So, eto siya sa kamay ko. Sprayhan ko nitong Mario Badescu. Habang basa. Walang nag-transfer. Walang kumalat. Isa pa. Wala guys. So, okay yung smudge proof, okay yung waterproof. I guess kung okay na yung dalawa, safe na tayo. Pero, babalikan ko kayo for yung long lasting. Mga 3 hours lang naman. Kasi, iba din kasi yung pawis eh. Yung pawis kasi may alat. So, tignan natin kung kaya niya yung pawis. Pero usually kasi pag smudge proof na siya, tsaka waterproof na siya, okay na siya. Pero para sigurado guys, babalikan ko kayo after 3 hours, 3 or 4, depende. Kung okay pa siya, and then try nating smudge mamaya and basain ulit. Ngayon na nakatatlong oras na siya dito sa mukha ko, sa kilay ko, pinagpawisan na ako ng gusto, sobrang init today. Yung nilagay ko sa kamay ko kanina, nakailang hugas na yan ha, with dishwashing liquid. Nung na-try ko to one time, nilagay ko rin sa kamay ko, ang nakatanggal lang sa kanya is oil. So, makapit siya pero with the right na pangtanggal ng makeup, sasama siya. So, itest na natin yung long wearing niya. Kasi total, nadaanan na siya, nahaluan na siya ng pawis. Yung asin ng katawan. So, sprayhan ko nito.
basa pa. Walang sumasama sa kamay ko. Nabawasan ba? I'm not sure. Pero walang sumama sa kamay ko, guys, eh. Ayan siya, oh. Malinis. Siguro nabawasan ng konti. Hindi siya completely burang-bura. Kasi very parang hair-like strokes lang yung ginawa ko. Pero guys, wala talaga, oh. Walang sumama. Siya, ayun nga, parang medyo may nabura ng konti. Pero ayan pa rin eh, oh. Siguro kasi yung pagkakalagay ko hindi super heavy, very hair-like lang. Kasi yung nandito sa kamay ko, nadaanan na yan ng dishwashing liquid ilang beses. Hindi pa rin siya basta natatanggal. So that's it, guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!